ikaw, Boss G. Natuwa ako na Boss G yung naging tawag nila sa iyo. Eh. Saan ba nagsimula yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung si Buboy ba nagsimula nun or hindi ko alam talaga kung paano lumabas That's such si a boss. Good question. Diba? Because it really stuck with everyone and I always knew you as Glyza. Yes, so, yes. Nung biglang tinawag ka na Boss G and then all of a sudden everyone was calling you that, sabi ko, saan ba nang galing to? But it's so cool because nag-stick din siya sa mga viewers ng Running yeah, Man. And yeah. I guess, parang as a viewer din, nakita ka namin in a different light aside from yung mga pagiging actress mo, yung mga serious roles na nagampanan mo. Biglang nakita ka namin na, ano? Ang contradicting eh kasi Boss G, di ba? Yeah. So parang may certain aura na, wow, bossy, or ganyan. Na feeling ko, in-embrace ko na yun eh, na meron talaga akong ganung aura na medyo, ano ba, intimidating ba? Yes. Dahil yes. sa may tapang, mga roles, tapos yung features ko, laki ng mata ko, tapos talagang, ewan ko, baka dun sa facial features ko nga and sa mga roles na ginampanan ko. Pero, pagdating sa Running Man, yung matuloy laway ko. Actually, perfect nga eh. Kasi lahat ng moments mo, hindi nakaka-boss. Hindi nakaka-boss talaga at all. Okay lang yan. At least nabansagan ka ng Boss G. Kahit natuloy laway ka pa. Diba? As in, boss ano, ka pa rin. Pakonsuelo na lang yung, sige, Boss G naman ako eh. Pero, diba naalala mo nag-ano tayo, Kap? Parang workshop tayo. Yes. And then we were trying to figure out kung ano yung characteristics natin. Kasi parang we were trying to find out ano ba yung magiging role natin dito. Kasi pito kaming hosts eh. So iba't ibang personality dapat. So parang sinasuggest ko kay Lexi, ikaw yung parang Taylor Swift, ganyan-ganyan. Yeah. Sweet girls. Oo nga, no. Pero medyo tough din. Tapos si Angel yung sabi ko sa kanya, ikaw si Billie Eilish naman. Parang puro musicians, ah. Puro musicians. Kasi parang yun ang pinakamadaling way to associate. Siguro, associate them in terms of like image and personality. Tapos ako, hindi ko ma-figure out sarili ko. So baka feeling ko nung time na yun, ewan ko si Bubo yata yung nagsabi. Alam ko yung context. Baka maalala mo eh. Pero alam ko yung context ng situation kung saan lumabas yung Boss G. So ako, parang yung sa presentation ng GMA, cap na yung nakalagay sa akin. The captain, parang ganun, di ba? When we started doing, maybe a workshop, basta may activity tayong ginagawa, cap yung tawag sa akin. And may tumawag sa inyo ng Boss G, kasi dalawa tayong magka-age. Mm-hmm. And tayo yung older dun sa group. Mm-hmm. So they wanted to give you a name. So sabi, oh, si Cap at si Boss. And then, from there, natuloy lang siya. Hindi ko lang maalala kung ano yung moment, ano yung specific moment na yun. So, pero ako, yun? I have to admit, pinush ko talaga yung Boss G. Kasi sobrang nagustuhan ko siya. Yeah. Kasi kung ako si Cap, kailangan may Boss G, kailangan may counterpart din ako. Oo, natuwa rin ako. Even sa Eat Bulaga, tinatawag na nila ako Boss G. Branding ko na siya. Kasi kapag in-introduce nila ako, like, for, ano, for some segments, magja-judge ako. Yeah. And then si Cassie would introduce me and our very own Boss G. Boss G na rin until here, dito until now. Ano pa rin siya, parang may recall. So, yeah, ang saya na ano. Ang saya na ka-excite na parang even yung mga tao sa outside, like kunwari mag-taping ako, may mga bata. Boss G! So parang ang dali kasi nang sabihin yes. eh. Di ba? Tsaka ano, madali siyang tandaan. Ang ganda ng recall ng yeah. Boss G. And I feel like staple na siya kapag Glyza De Castro nang nasa isip, Boss G na agad ang maisip ng tao. Bones, may nanalo ng nickname from Running Man Season 1. Boss G. Boss G! Best in nickname! Oo, best nickname! Tumawid eh! Nag-transcend siya ng Running Man PH. Umabot siya ng Itbulaga. Yeah. Tapos wala na, kung Boss G na tawag siya ni Cassie, tuloy-tuloy na. Oo, baka hanggang Sangre, Boss G na rin ako. Oh. O kasi si Angel is ano in Sangre. Oh, yes. Oh. So siguro wala na. Perena, Boss G na. Teka, pero alam mo ano, kasi sabi mo kanina, yung akala siguro ng mga tao na very intimidating ka, pero we know you to be very chill as a person. So, yung impression na nakwento sa akin ni Mikael, oh, si Glyza, ano yan, chill yan.
Tapos after ng first episode, boom! Nakagat ako ni Glyza! hindi ako yung nakagat! Ay, hindi ba ikaw? Hindi ba? Nakagat si Boss G! Ayun! Bones! Nangagat si Boss G! Okay. Yun talaga yung una niya sinabi sa akin nung tumawag after the first episode, nangagat siya, nangagat. More context, before you answer that, more context pa, ikaw yung nakakausap ko talaga before the very first taping day. So yun talaga nakakwento ko. So ano ni Boss G, as in vibes talaga kami, chill lang siya. And then after that first taping, si Boss, grabe si Boss G, grabe natapilok, nanghagat, nagalit, hindi ko na alam yung nangyari sa kanya. Sabi ko, nangagat? Kinagat ka ba niya? Hindi ko rin ano na parang in-expect yun sa sarili ko na lumabas siya during Running Man. Nakapagpala sa mga sitwasyon na kailangan kong lumaban, ganun pala ako. Nagiging ano ako, pirana. Alam mo ba yung sinasabi nila na, oh, huwag kang matakot sa akin, hindi ako nangangagat. Nako, sasabihin mo, matakot ka sa akin, nangangagat ako. Never mo na pwedeng gamitin yung quote na yun, ha? Uy, huwag matakot sa akin, hindi ko nangangagat. Kaya nga ganito na lang, matakot po kayo sa akin, nangangagat ako. Ay! Sarang he! Pero hindi yata pinakita, no? Sorry. No. So very, ano, very sanitized na yung mga Yeah. Oo, after nun, kinausap ako ng mga boss na, yung totoong mga boss. Yeah. Okay. Na, Glay, ano, okay lang naman na, ano, na palaban tayo, pero baka pwede nating bawasan yung violence. Sorry po! Tapos talagang nagulat ako si Angel until now. Parang nandun pa rin yung recall na ano. Eh, siya ba yung kinagat mo? Yung kinagat. Yung ultimate runner po yung kinagat. Ang ano lang yan, nasabihin mo, sobrang cute mo kasi kaya nakamit. Oo, actually sobrang cute talaga ni Angel. Noong mga panon. Oo, tsaka nag-alliance pa kami nun eh, na parang, sige, ano, kasi ang natitira na lang nun si Ruru, si Kokoy, tsaka si Buboy yata. Yeah. First episode, parang yung mga directors natin wanted me to, ano, parang target Ruru. Yeah. So parang, bakit kaya? So ako, parang kapag kasi sinabihan ako, ah, sige, okay, game, please! Oo, tsaka ano na, nandun na ako sa, sige, siya na lang tatargetin ko. Ah. Ano, so, ang tagal. Target in. Oo. Tapos nagsuzoom in ka na dun sa target in, mo. Oo, nagsuzoom in. Eh, ang bilis na Ruru. Tapos yung hakbang niya ang lalaki. Tapos parang, akala ko fit ako. Alam ko naghanda ako for this. Pero hindi ko kayang habulin yung ano. Fit rin syempre si Lolong. Syempre, Lolong siya eh. Diba? Hindi ko natapatan yung pagka-fit ni Lolong. So, alam kong nag-give up na ako dun. Kaya si Ailey, sabi ko, si Angel na lang. Oh, Angel. Ang ending, nakuhanan pa rin ako ng name tag ni Ruru at ni Buboy. Kasi talagang tandem sila. Even until the very end, sila pa rin. Yep. Kaya ngayon ko lang naalala na yung final race natin, sila pa rin pala talaga yung nag-ano. Sila yung pinaka-nag-alliance. Oo, nag-alliance. Kaya may isang ano isang staff sa Itbulaga, nagsabi sa akin, alam mo, Boss G, nung napanood ko yung final race nyo, nag-iba talaga yung tingin ko sa'yo. Sabi ko, bakit? In a good way, hindi natakot ako sa'yo. Natakot ako sa'yo kasi meron akong ano doon. Hindi ko alam kung nandun pa rin yun pag pinanood niyo yung, ano, yung episode. Bakit niyo ako pinagtutulungan? Andun pa yun? Alala ko yun. I remember that. I need to watch this. Parang ano, it's one of those scenes na ginawa ko sa ano sa Dramarama or parang sa ano, Telebaban. Seed of Love, ganun. Oo, sa Seed of Love or sa Nagbabagang Luha or sa Encantadia. Alam mo 'yun, parang may mga may tendency talaga ako na ma-adapt yung mga ginagawa ko doon, lalo na nung nasa floor na talaga ako eh. Tapos nung time kasi na 'yun, parang shucks, pagod na pagod ako. Phoenix kasi ako. Tatlong beses akong namatay. Tatlong beses din akong bumangon. Nakakapagod pala, maraming buhay.